Hello mga ka-OFW! Umagang-umaga ngayon dito sa Saudi Arabia. Welcome po sa aking channel, Uragon Vlog OFW. Meron po tayong bagong news ngayon mga ka-OFW. Gusto kong i-share sa inyo para po aware din po kayo bilang mga OFW dito sa Saudi Arabia. Ito, balita po ni Kahuan. Gusto kong marinig ninyo para at least makarating din sa inyo ang informasyon na ito. Okay? Pakinggan nyo maigi, mga ka-OFW. May sinabi po ang Saudi government. Bibigyan nila kayong gantimpala. I-report nyo lamang po ang mga taong may residency violation, border security violators. Lahat ng magbibigay ng report ay makatatanggap ng reward. Sinabi dito sa report while speaking with Al Ekrabiya Channel, he added that the rewards have been allocated to those who report violators. The land patrols and border guards in the Surah sector sa Najran region had arrested two citizens of transporting tatlong Yemeni na violators po sa border security law. Ang tagapagsalita ng General Directorate of Border Guard kinumpirma na sino mang tutulong sa pagpasok sa kaharian para sa violation border security law o kaya naman magta-transport them o kaya magbibigay ng shelter sa mga taong may problema sa ikama violators ay maharap sa isang hindi mo magugusto sa mga taong nagtatakas, nagpapatakas ng mga tao sa ibang bahay, lilipat sa iba. Kapag nahuli kayo, kayo ay magmumulta ng 1,000,000 riyal, laki, 15 taong pagkakabilanggo. Nako po. At kasama dito yung mga tumulong sa paglilipat. Nako. Ang lahat po na magsusumbong sa mga kapulisan sa ganitong gawain ay gagantimpalaan ng Saudi Arabia. Marami akong kilalang advocate, may babae pa. Isa, admin pa ng isang Facebook group sa social media. Kapag ka may isang OFW na gustong tumakas, siya ay nagbibigay ng kotse. Ang hindi niya alam, alam namin. Kapag ako yumaman, alam niyo na, nasa kote na siya. Diba? Parang gusto kong sumbong ha, para lahat ng kikitain ko, ibibili ko lang ticket ng mga taong hindi makauwi. Diba? Parang trip ko yun. Ano kaya ano? Sa mga tao po na nagtatakas ng mga kasambahay, mag-iingat kayo. Ang sino man pong mahuhuli ay makukulong ng 15 taon at magbabayad ng 1,000,000 riyal. Kapag ikaw ay nahuli, alam mo na yan, walang iyakan, kabayan. Sa mga advocate, kaya kita nyo, may mga advocate na nahuhuli, nakukulong. Bakit? Eh sinusundo ba naman yung mga worker na humihingi ng tulong? Hindi naman natin sinasabing hindi natin dapat tulungan. Sinasabi ko dito, kung tutulong kayo, idahin niyo sa tamang proseso. Masakit ba 'yon? Mahirap po ba 'yon? Masama po ba 'yon? Hindi, 'di ba? Ang polo ay tatawag sa agency ng tao para kunin ng agency yung tao. Kapag ang agency ay hindi ho tumupad, sasarado o hindi makakakuha ng bagong visa o job order, verification ng kontrata, yung kumpanya na yon na nagpabaya sa worker, sasarado yan ang polo. Tapos, tatawag. Ayan, napakinggan ninyo yung report ni Kahuan, mga ka-OFW. Okay, so, tandaan nyo lagi, sa panahon na ngayon, na talaga napakahigpit na ng Saudi Arabia, kaya doon sa mga tumutulong, sa mga tumataka sa kanilang mga amo, lalong-lalo na po sa mga katulong,
hindi, wag na po ko ninyong gawin yan. Dahil pag nahuli po kayo, talagang iuntog yung ulo nyo sa simento. Dahil magmumulta kayo ng 1,000,000 plus 15 years na pagkakakulong. Ayan, hindi ho masama ang tumulong. Pero kung sakali man, ako nga, nung taxi driver ako, talagang napakaraming mga pasahero talagang tumatawag sa akin na sunduin sila. Pero ina-advise ko sila na dumiretso sila sa consulate, Philippine consulate. Huwag silang pumunta sa ibang tao o sa mga kaibigan nila dahil napaka-delikado nga. Noong pa alam ko na yung rules na yan, pero talagang humigpit ngayon na Saudi, biro mo 1,000,000 ang pinataon nilang parusa na ibabayad mo plus 15 years na pagkakulong. Kaya kung sakali mang maka-encounter kayo, mga kababayan ko, na mga humihingi ng tulong, lalong-lalo na yung mga kababayan nating mga nagtatrabaho sa bahay, mga kasambahay, pwede po natin silang tulungan, ibigay natin sa consulate yung kanyang numero na gustong tumakas, yung kababayan na gustong tumakas, ibigay natin sa consulate ang kanyang numero at consulate na ang bahalang gumawa ng paraan kung paano sila matutulungan para makaalis dun sa bahay na kanyang pinagtatrabuhan. Baka may malaking problema yan, kaya gustong umalis. Ganun po ang ating gawin para safe po tayo. Ligtas tayo sa responsibilidad na madamay sa problema. Okay? Kaya grabe ang batas ng Saudi Arabia. Talagang pag nagkamali ka, kawawa, damay ang iyong pamilya sa Pilipinas. Okay, kaya doon po sa mga gustong tumakas naman, sa mga amo ninyo, huwag na po kayong pumunta sa kung saan saan pa kung sakaling aalis kayo sa bahay ng amo ninyo. Dumiretso po kayo sa consulate. Dumiretso kayo sa Philippine consulate. Doon po kayo mag-report. Ibigay ninyo ang mga reason kung bakit kayo umalis, kung ano mga dahilan ninyo, kung bakit ayaw nyo na sa amo nyo. Ibigay nyo lahat para at least safe po kayo. Safe kayo sa inyong mga sa iyong kalagayan at mapangalagaan pa kayo ng consulate natin. Diba? Napakaraming talagang tumatakas na kung saan saan pupunta. May mga kanyang dahilan sila, hindi natin alam. Kaya magmula po ngayon, mga kababayan ko, kung sakali may gusto tayong tulungan, ganun po ang ating gagawin. Huwag po natin silang kukupin dahil madadamay po tayo sa napakalaking problemang maidudulot niyan sa pagtulong natin sa ating mga kababayan. Kaya bigyan natin sila ng advice na kung sakaling aalis sa kanilang mga amo, diretso na sila sa Philippine Consulate sa Polo. Oh, wow. Okay? So yun lang po mga kababayan ko, may share ko sa inyo. At sana'y makapagbigay tayo ng impormasyon, mahalagang impormasyon sa ating mga kababayan na nagtatrabaho dito sa Kingdom of Saudi Arabia. Yan lamang po at na magandang hapon, magandang umaga sa inyong lahat. God bless to all. At kung hindi pa po ay nakasubscribe sa akin channel, please subscribe naman po at click na rin ang notification bell para po updated kayo sa mga videos na i-upload ko. Maraming salamat mga kababayan. Bye-bye.